Yes, good morning, good morning, good morning again mga kaibigan, kapatid ko. Ngayong araw na to, nais ko na naman po na mag-share sa inyo ng mga talata ng Biblia para mas maunawaan natin, no, na hindi ito kailangang iwasan o magmukha tayong banal-banalan. Kasi po wala naman pong banal sa atin mga kaibigan, kapatid. Ang nais ng Diyos ay maparating sa lahat ang magandang balitang ito na mayroong pag-asa sa buhay na ito. Kailangan lang natin maintindihan at maunawaan, kasi nga kung titingin tayo sa ating paligid, sa ating mundo ngayon, eh hindi ho talaga natin nakikitaan ito ng maganda, di ba? Kumbaga, maraming dumarating, maraming mga news na nakakatakot, yung nakakapanghina sa atin kagaya ng virus, kagaya ng mga sitwasyon na nangyayari. So pag-usapan lang natin to, no, yung inihanda kong maikling PowerPoint tungkol sa mabuting balita sa kaligtasan na nais ng Diyos. Ang tanong nga lang dito, may tanong dito na gusto mo ba malaman kung paano ka aalagaan ng Diyos? Okay? So yan yung tanong dito. So yan ang pag-uusapan natin, no? Okay, tuloy tayo. So bago natin pag-usapan yung pangangalaga ng ating Panginoong Hesus, kung nais natin na tayo'y alagaan ng Diyos, pag-usapan muna natin to. Okay? Yan, pag-usapan natin yung Book of Haggai, yung chapter 4 hanggang 8, no? Ito yung pag-uusapan natin. So okay, dito na. Kasi kung gusto natin pangalagaan tayo ng Diyos, dapat meron tayo talaga gawin, no? Hindi ito yung parang sasabihin natin banal-banalan, no? Yung parang sasabihin natin tayo banal. Wala akong banal sa atin mga kaibigan, kapatid. Lato tayo, mayroong mali, mayroong kasalanan. Ang nais ng Diyos ay manumbalik tayo sa Kanya. Okay? So ito yung mga sinasabi rito. Sabi rito sa verse 4 ng Haggai chapter 1, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay? Ngunit wasak naman ng aking templo. So ito yung sinasabi ng anong ibig sabihin nito, no? Kung atin pong babasahin mga kaibigan, kapatid, kaya po napakaganda nga po talaga na magkaroon tayo ng desire sa puso natin na basahin ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kasi diyan po tayo natin makikita na ito pala ang dahilan, kaya pala nangyari sa amin to, kaya pala ito kami ngayon, kaya worry na worry kami, kaya takot na takot kami sa buhay na ito, kasi nga wala pala kaming relasyon sa Diyos. Kundi ang meron lamang ang karamihan sa ngayon ay ang reliyon at magbait-baitan sa harap ng maraming tao. Okay? Pero deep inside in our heart, hindi po. Meron po tayo laging naisin. Kaya tayo nagmabait-baitan, kaya tayo tumutulong sa iba, dahil gusto natin itaas tayo ng tao. Okay? So, basahin lang uli natin. Sabi rito, tama ba na naninirahan kayo sa magaganda at maayos sa bahay? Ngunit wasak na wasak naman ang aking templo. Anong ibig sabihin yan? Okay, kung mababasa niyo po ang Book of Haggai, sasabihin baka may magsabi na hindi na angkot yan sa panahon natin ngayon. Hindi po. Kasi ito po ay isang halimbawa. Ang Biblia po ay halimbawa po o salamin ng ating buhay. Ibig sabihin, diyan natin makikita na kung i-apply natin to sa panahon ngayon, diyan ho natin makikita na angkop na angkop pala yan. Okay? So, ayan, tuloy-tuloy natin basahin sa verse 5. Ayan, ito po yung sinasabi naman sa verse 5 ng Haggai chapter 1. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari? Yan, nagtatanong ang Panginoon sa atin. Kung sa kabila ng kaabalahan natin sa buhay na ito, ang templo pong pinag-uusapan dito, yung ating buhay, yung ating sarili, no? Yung ating, kung ano na ba yung natin, yung templo natin, maganda nga, nagpapaganda nga tayo ng ating panlabas. Pero yung ating templo sa kalooban ay wasak na wasak. Okay? Ngayon, sabi ng Panginoon dito, hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari? Yan ang tanong ng Panginoon. Hindi ba natin na itatanong yan, mga kaibigan?
na baka nagtatanong, nagpapaalaala ang Panginoon, kaya pinapahintulutan ng Diyos ang lahat na coronavirus, pahirapan. At alam naman natin yung nakasulat sa Biblia. Kaso lang, nagmamangmangan kasi tayo eh. At nagnanais pa rin tayo na manguna sa Diyos. Okay? Kumbaga sa ano, alam natin ang nakasulat sa Biblia na ang pagbabalik ng Panginoon, ang mga panatandaan, ang mga nangyayari, eh nandiyan na. Pero ayaw nating harapin kasi. Nahihirapan tuloy tayo. Ngayon, pag dumarating na, saka tayo natataranta. So, kailangan malaman natin kung ano nga ba. So, I suggest basahin niyo po yung book of Haggai na. Okay. So, ayan. 6. Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit na kaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Okay, so dito sa 6 na to, sinasabi naman ng Panginoon na tayo yung talagang naghahanap buhay, nagtatrabaho, kumbaga ginagawa natin ang lahat-lahat. Ngunit, yun pa rin. Sana guys, no, mga kaibigan, kapatid ka, brethren, dun sa mga hindi pa nagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos at sambasambahan lang rinirinin ang nais ninyo. Eh, tignan niyo rin po kung nasaan na ba, kung handa na ba kayo sa darating na sitwasyon, kung ready na ba kayo kung pupunin kayo ng Diyos. Halimbawa, kasi lahat naman tayo ipupunta. Huwag ko tayong magpakamangmang na kapag may minsan po ay tanongin niyo sarili niyo, saan ba kayo pupunta pagkatapos ng buhay na ito? At ang sagot lagi ninyo ay Diyos lang ang nakakaalam. Kamangmangan po yun. Kasi nakasulat na po sa Biblia kung saan po dalawa po ang pwedeng puntahan ng tao. Diba? Langit at saka impyerno. Ngayon, kung sasabihin natin na ang Diyos ang nakakaalam, ipinababatid na po ng Diyos yan. Okay? So, tuloy-tuloy po tayo. So, ito lang po. Kulang po talaga. Kahit po anong gawin natin, dumating man po sa punto, itong sinasabi ng Diyos dito na marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. So, may pahiwatig po ang Panginoon sa atin dito, mga kapatid, kaibigan. Kumbaga, nais niya, nananawagan dito ang Panginoon sa Book of Haggai dun sa mga tao, hindi lamang nung unang panahon. Ito yung magagamit pa rin natin hanggang sa ngayon, itong talatang ito. Yung templo kasi pinag-uusapan dito, ay yung templo ng ating puso. Yung relasyon natin sa Diyos. Kumbaga sa ano, abalang-abala ang karamihan sa pag-create ng kanilang mga pangarap sa buhay na ito. Pero hanggang dito lang, yung pangarap nila, hindi hanggang abot langit. Eh, dapat nga malaman natin mga kapatid, kaibigan, na meron tayong pupuntahan eh, after death, diba? Dapat malaman natin yun at harapin natin, huwag natin katakutan. Eh kasi lalo natin ipapahamak ang mga sarili natin kung tayo'y matatakot. Diba? Okay, tuloy natin mga kaibigan. Ayan, bilang salamat sa Diyos. Okay. Number 7, sabi rito, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Ayan, another pagtatanong uli ng Panginoon. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Sabi ng Diyos doon sa mga Israelita noon na namumuhay na lamang ng walang relasyon sa Diyos. Basta tuloy-tuloy, nangangarap, iniisip lamang kung ano yung makakamtan sa mundong ito. Okay? Lahat po tayo nangangarap, mga kaibigan, kapatid, ano? Wala akong hindi nangangarap sa mundong ito. Lahat po tayo nagnanais ng magandang buhay. Hindi naman po sinasaklawan ng Diyos yan. Kaya lang, nananawagan lang po ang Panginoon dito
parang sinasabi niya na dapat ano, ayusin din natin yung ating relasyon, yung ugnayan natin sa Diyos. Hindi naman niya sinasaklawan yung gusto niya, gusto natin eh. Gusto nga ng Diyos na maging abundant ang buhay natin eh. Pero kung pababayaan natin ang magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos, ay kapahamakan din po ang pupuntahan. Kahit makamtan pa po natin ang gusto natin sa mundong ito, eh hindi naman natin iniintindi ang sinasabi ng Diyos, eh di ang mangyayari doon, kapahamakan pa rin. Okay? So, kayo na po ang maghanap ng ano nito. Sabi rito ng Panginoon, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? So, ibig sabihin, kumbaga may mga nangyayari na hindi natin gusto. Mga sakit, karamdaman, virus, kahirapan, kagutuman, gera. Hindi, kung wala po tayong sapat na ugnayan sa Diyos at hindi natin inaayos ang ating templo, okay? Ang templo po, sa panahon ngayon ha, ang templo pong pinag-usapan at kahit noon po, ang nais po ng Diyos ay nananawagan siya sa pagsasaayos ng relasyon natin sa Kanya. Okay? So, ayan, tuloy lang po natin, no? Ayan. So, nandito tayo sa verse 8 na ng Haggai, chapter 1. Sabi rito, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Ayan na, sabi na ng Diyos, sabi na ng Panginoon. Hindi raw siya nasisiyahan sa mga ginagawa natin. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. So ito yung nais ng Diyos. Ito yung payo ng Panginoon doon sa mga tao noon. Actual po ito, literal, no? Na sinabi ng Panginoon, pumunta kayo doon at ayusin niyo yung templo ko. Okay, magkuha kayo ng mga kahoy. Pero siyempre, sa panahon ngayon, hindi na po ito applicable, no? Yung, kumbaga sa ano, kumukuha lang tayo dito ng isang halimbawa na ang maaari nating maihalimbawa rito, sabi kasi rito, hindi nasisiyahan ang Panginoon sa mga ginagawa natin. So, tingnan natin, paano natin aayusin. Natural, doon po natin uumpisahan sa relasyon natin sa Panginoon. Diba? Halimbawa, kailan ka ba huling nagbasa ng Bible, ng salita niya, at pinag-aralan mo, pinagbulay-bulayan, at nung nabasa mo ba, ina-apply mo ba sa iyong sarili? Kailan ka ba huling nanalangin sa Panginoon? Okay, hindi ho natin pinag-uusapan dito kung ilang beses po kayo nagpupunta sa simbahan, sa butali, ano. Ito po yung personal na relasyon niyo po sa Diyos. Okay, kumbaga sa ano, pinapaalala ng Diyos sa atin. Ngayon, anong kahalagahan niyan? Okay, yung ating panunumbalik sa Diyos. Kasi kung gusto natin talagang tunay na pangalagaan ng Diyos, ay dapat manumbalik tayo sa Kanya. Ito'y pananawagan ng pagbabalik natin sa Panginoon. Binibigay ng tsansa ng Diyos na mapatawad sa mga naging kasalanan natin. Basta't maging sincere lang po tayo. So, ayan. Ito po yung sinasabi ng Panginoon dito. Sabi rito, kaya pumunta kayo sa kagubatan at tumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masihan at doon ay mabigyan ng karangalan. So, ang pinaka-purpose pala ng Panginoon talaga sa buhay na ito, lalo na, halimbawa, wala tayong relasyon sa Diyos, malalaman naman natin yan sa ating mga sarili, mga kapatid, kaibigan, malalaman mo po yan kung tanungin mo sarili mo, may relasyon ba ako sa Diyos? Okay? Kasi, pinaka-importante po kasi yung parte. Kasi dito, sa dulo, ang nais ng Diyos, manumbalik tayo sa Kanya kasi ang pinakalayunin talaga natin bakit tayo nilikha ng Diyos ay para may magbigay ng karangalan sa Kanya, para ma-worship natin siya, para maawitan natin siya, mapasalamatan natin siya. Pero kung hindi natin gagawin yun, mga kaibigan, na magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos at sambasambahan lamang, bilirilihiyon lamang ang iyong pinananaligan pag-alit sa isang reliyon at hindi ka naman nagbabasa ng personal para magkaroon ka ng personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos,
mauwi lang po yan sa wala, mga kapatid, kaibigan. Kasi dating sa time na pag sinubok ka na ng Diyos, at dating naman yan, sabi nga ng Panginoon, padadaanin tayo sa lahat, padadaanin tayo sa apoy na parang ginto na dadalisayin tayo. Paano yun? Paano mong mapagtatagumpayan yun kung wala ka namang tamang pag-unawa sa mga salita ng Diyos? Okay? Yan. Sabi rito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa lumpiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Okay? Napakaganda po nito, mga kapatid, yung talata sa awit na sinulat po ni Haring David, no? Kung uunawain natin ang buhay ni Haring David mula noon nang siya ay nagpaisip at nangalaga pa noon ng kanyang mga tupa, ay kasakasama na niya ang Panginoon Diyos. Ibig sabihin, nakasandal na siya sa kapangyarihan ng Panginoon ng Ama sa Langit. Kaya lahat ng laban sa buhay niya ay napagtagumpayan niya. Mga kapatid, kaibigan, napakasarap po palang mabuhay na kasama ang Panginoon. Nandun ka man sa anumang sitwasyon, ay hindi ka po dapat matakot, kasi sabi rito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Okay? Kung ang ating pastol ay ang Panginoong Diyos, ay hindi mo talaga tayo magkukulang, mga kapatid. Panghawakan natin ito, hindi lang mo ito para kay Haring David. Ito ay isinulat ng Diyos para maging sa ano rin natin, maging pastol din natin siya. Kumbaga, dito tayo didepende sa ating Ama sa Langit. Okay? Maayos sa pamumuhay. Take note, mga kapatid, no, hindi po natin dito sukatan yung yamang material, yung perang marami. Tandaanan natin, napakarami ko na pong nabasa sa YouTube, maging sila Whitney Houston, kumbaga, yung mga sikat na artista na napakayayaman, pero dahil sa mas na humaling sila sa kanilang kayamanan, nawala ang relasyon nila sa Diyos. Yun, nahantong sa distraction. Mga kapatid, hindi po sukatan ang maraming pera pag-ugnayan sa Diyos. Although, tayo po bilang tao, minsan umaabot tayo sa inggit, no? Parang minsan ako nga po napakatagal ko ng almost 3 years na ako nagbablog, pero ayan, hindi pa rin umaangat, pero okay lang yun kasi ang Diyos naman ay kasama natin. Kasi paano kung pinaunlad na ako sa pagbablog ko na ito noong hindi pa ako talaga mananampalataya yung totoo ng Diyos, baka anumang aninin ko dito dalhin ko lang sa kapahamakan. At least na yun, alam po namin at tinuturo sa amin ng Diyos kung paano namin ito dadalhin. So, anumang pagpapalang ipagkakalab niya sa amin. Okay? Yun lang. Kasi maraming ngayon na ililigaw ni Satan kapag wala silang relasyon na tama sa Diyos. Although, maraming nagsasabi na may relasyon, pero malalaman, makikita mo rin yan, madidiscern mo yan sa sarili mo, sa mga kapatid, kung may totoo ka ba talagang relasyon sa Diyos, wala. Diba? Ikaw yun. Ikaw yung makakapag judge sa iyong sarili, kasi ikaw naman nakakaalam kung paano ka talagang nakikipag-relasyon sa Panginoon. Okay? So, unawain lang muna natin tuloy-tuloy ito, no? So, napakaganda po ng sinasabi rito ni David, no? Na talagang siya'y totally nakadepende sa kapangyarihan ng Ama sa Langit. Okay?